Sa pagtatapos nga po ng 2022 NBA Draft ay may nakuha rin naman nga ditong tatlong manlalaro ang team, ang Golden State Warriors. Sila nga po ang una nating kikilalanin ngayon dito sa ating pinakabagong video na sasamahan ko na rin ang naibalitang Plan B ni Kai Soto at ang balitang may nakuha na naman nga pong bagong manlalaro ang team ng Los Angeles Lakers. Sino-sino kaya sila? Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin to. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga idol, isa nga po ang Golden State Warriors sa mga pinakamaswerteng team sa nagdaang 2022 NBA Draft, gayong tatlong magagaling at batang manlalaro lang naman nga po ang kanilang nakuha dito. At sila nga ay pinangungunahan ng kanilang 28th overall pick na si Patrick Baldwin Jr. na isang 6'9" forward na nag-average ng mahigit sa 12.1 points a game at 5.8 rebounds sa kanyang freshman year sa University of Wisconsin. Susundan rin naman nga siya ng point guard na si Ryan Rollins na nakuha nila bilang ika 44 overall pick matapos nilang i-trade ang kanilang hawak na 51st overall pick. Bale, huli nga po itong naglaro sa team ng University of Toledo kung saan average nga siya dito ng 18.9 points, 6 rebounds at 3.6 assist, habang ang panghuling batang manlalaro rin naman nga po na nakuha ng Golden State Warriors sa nagdaang draft ay walang iba kundi ang 20-year-old na si Gui Santos na nasungkit nila bilang kanilang ika-55th overall pick sa nag-a-average rin nga ito ng 10.5 points, 5 rebounds na may kasamang 2.2 assist per game. Samantara, dito naman tayo mga idol pumunta sa ating pangalawang story sa balitang Plan B ni Kai Soto. Kasunod nga po ng hindi pagkapili ni Kai Soto sa ginanap na 2022 NBA Draft noong nakarang araw, ay inamin nga po nito na sobra siyang nadismaya sa nangyari. Hindi nga po niya akalain na mauuwi lamang sa wala ang kanyang mga pinagpagura ng mga nagdaang buwan. Pero sa kabila nga po nito ay hindi pa rin naman nga siya pinanghinaan ng loob. Naniniwala pa rin naman nga siya na maaabot pa rin ito ang kanyang pangarap na makapasok at makapaglaro sa NBA. Sa katunayan, sisimula na nga po niya ang kanyang Plan B matapos siyang hindi mapili sa NBA Draft. Bali, una nga po niyang inihayag ng kanyang NBA agent na si Joel Bell na sasali nga daw si Kai Soto sa Gilas, Pilipinas. Ngunit pinabulaanan rin naman nga ito mismo ni Kai Soto at sinabing balak pa rin naman nga po niya na maglaro sa darating na Summer League na mangyayari na sa susunod na buwan ng Hulyo. Marami rin naman nga po mga teams ang naibalitang gusto siyang kunin dito. Isa pa, kapag naging maganda nga po ang kanyang laruan sa Summer League ay posibleng nga pong bigyan siya ng two-way contract ng kahit anumang team na isa sa mga natitirang paraan na lamang ngayon para makapaglaro pa si Kai Soto sa loob ng liga. Habang dito naman tayo dumako sa ating huling storya, ngayon sa balitang may nakuha na naman nga pong bagong manlalaro ang Los Angeles Lakers ngayong araw. Bale, kabilang nga po ang Lakers sa mga pinakamaswerteng team sa ginanap na draft night, gayong hindi lamang nga po isa o dalawa ang kanilang nakuha dito, bagkos halos anim na malalaro nga po ang kanilang nasungkit. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Bukod nga po sa naibalita kung apat na malalaro na nakuha ng Lakers, ay meron pa nga silang nakuhang dalawa pang batang player ngayong araw sa mga katauhan ni na RJ Cole at si Fabian White Jr. na parehong isa ng ganap na undrafted free agent matapos silang hindi makasama sa 58 na batang malalaro na napili sa ginanap na NBA Draft. Bale, pareho nga po silang binigyan ng Lakers ng 10-day contract lamang kung saan magiging parte nga po sila ng gagamiting lineup ng Lakers sa darating na 2022 NBA Summer League. Makakasama rin naman nga po nila dito ang anak ni Shaquille O'Neal na si Sharif O'Neal na maglalaro rin naman sa team ng Los Angeles Lakers. So yun lamang mga idol, ang ating unang balita ngayong araw na ito dito sa akin channel ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging manotify sa mga videos na inilalabas ko. So yun lamang mga idol, isang malaking shoutout nga pala sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Thanks for watching mga idol.